Ops! Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman po tayo sa bagong episode ng Von's Cooking Vlog. Ngayon po, part 7 na po siya. At ang lulutuin po natin ngayon ay tinola. Tinolang manok. Ngayon po, inuna ko na pong pakulaan yung manok. Tsaka yung tubig, pinakulaan ko na po. Lalagay ko na lang po itong manok. Ay, ito po yung ingredients natin. Manok. Wait lang, lagay ko lang po alat yung manok. Yan. Wait lang, ha? Wait lang po, o. May gusto po maki-hi sa inyo. Anong sasabihin yung mga babies ko? Hi. Ay, hello. Hello. Do you like tinola? Yes. So, That's the silly leaves. No, they're not spicy. And this is the cebollas and luya. Ginger. It's ginger. So, lagay lang po natin lahat. Yan. Isunod po natin itong paminta. Kita nyo ba? Paminta. Ayan po. Paminta. Mga tatlo po siguro. Ang gawin niyo po sa paminta, huwag niyo po masyadong durugin kasi baka paano, masyadong malasa yung paminta. Hindi na po yung pwede sa mga bata. Ito pong ginagawa ko, pwede po, konti lang po yung dinitik ko para kaya rin po ng mga babies. Taga nolo. Yan. Yun lang po, yun yung basic. Tapos, haluin muna natin. Ang gagawin po natin ngayon, maglalagay po tayo ng asin. Yan, asin. Wait lang, at mayroong gustong makinood. Yan. Lalagay po ulit ako ng asin. Yan po. Tinatansya ko lang po yung asin. Konti lang. Yan. That seems like 3 inches for me. Yan po. Haluin. Tapos, lalagyan din po natin siya nitong Rufina patis. Ang Rufina patis po, ano po siya? Fish sauce. Meli po nito ang mga Pinoy sa patis. Ito po yung pampalasa usually sa tinola. Konti lang po. Wala na naman po tayong measurement, kaya parang tansyay nyo. Para safe kayo, paunti-unti po yung paglagay nyo ng ingredients. Habang nag-antay natin itong kumulo, may entertainment muna tayo. Ayan. Ayan, yung dalawa ko pong pamangkin. Ayan. Oh. Anong gusto nyo sabihin? Ba't kayo nandito? No. It will take a while. Probably like 10 minutes or 10 to 15 minutes. Like that. Tapos, isa pa pong ingredients natin. Ito pong papaya. Yan po. Ito pong papaya, ang dapat niyo pong kunin ay yung hilaw po. Hindi po pwede yung hinog kasi medyo iba na po yung lasa ng hinog. Bawal. No, do not eat. Bawal po kainin ang papaya ng itong hilaw. Bawal po siya kainin. Kasi hilaw pa po siya. Maka masakit sa tiyan. Yan. Why is that color yellow? Which one? The soup. Is that color yellow? It's a bit brownish. Brownish, yeah. Ayun. Ayun lang po. Simple lang po ang tinola. Siguro, kung talagang sanay na kayo, ang dali-dali lang ito. Yun lang po ang ingredients niya. Sibulyas, luya, manok. Ang binili ko po pala manok, whole chicken na siya. Pero usually po, ang chicken na ginagamit niya is native. Iba din po yung lasa ng native. Kaso, bibira na po ngayon ang native, tsaka mahal din po siya eh. So, kung nagtitipid kayo, okay na po yung tinitinda sa palengke. Ayan, bilhin nyo na lang po yung whole chicken. Ayan po, para may gusto mag-intermission, nawala na po ang kanyang partner. Bye-bye! Naiyak po siya.
Ayan, madali lang po siya kumulo kasi kanina pinakuluan ko na po siya. Yung tubig po, kumulo na siya. Kaya ngayon po, medyo advanced na po yung ating video. So, ganyan lang po. Kung nanonood po kayo ng mga previous kong video, mapapansin niyo po, parang wala, yun lang talaga. Yung sinabi ko sa inyo, wala akong additives, di ba? Ito lang talaga, yung patis lang, asin ngayon. Yun lang po. Paminta. Ito po yung basic na tinola, oh. Oh, ito na naman po. May mga nakukulit po. Gusto nila makisama sa video. Sa aking vlog. Ano na to? Cooking and dancing vlog na to. Hindi lang to cooking vlog. And kulit. Kulit, kulit. Yan. Oh, you introduce yourself. I am Liz. One only. One at a time. And you are? Who are you? Tia. How old are you? Rain, how old are you? I'm 8 years old. How about you? I'm 6 years old. Oh, that's nice. So, do you still want to be keep on dancing? No idea what they're doing. So I'm just gonna keep looking at my cooking. At the same time, gonna taste it. Mmm, the smell is already good. Achoo! Achoo! Okay, guys. You wanna taste? This is not yet the best part. Oh, you tell me what's lacking. Oh, you blow kasi. It's so good. But you blow. Blow, blow. Ayan. Okay. You tell me what's lacking. You tell me. Let's see if you have the taste buds of the family. Hello. What's it lacking? Nothing that much. Hello. Are you sure? Delicious. Bye-bye. Hello, hello. It's already delicious the way it is. You're not part of the... You wait. Yeah, it's dripping. It's very hot, so you have to wait. They're gonna be my distraction. Yeah, distraction. Distraction meaning they're gonna be... The one to distract me from my cooking while videoing. This episode is somewhat a little faster than before. So in about 15 minutes, probably will be finished. Add a little, just a little, like this, a little fish sauce. Like that up. Is that really made out of fish? Yeah, that's why it's called fish sauce. Does it taste like fish? Yeah, a little bit. I see color black. It's color blue. I love blue. And then, we now put the papaya. So plenty of papaya. Oh! It hit me. Okay. Like that. What's this? You took me back to the papaya. Ooh. Somebody sing. How about you? What are you gonna do here? Bye bye. Okay, continue cooking. Okay. Just like that. Oh, ang dali ng video natin ngayon po. Maganda itong episode 7. Madali lang. Yan.
Yan na po, medyo wala tayong masabi kasi inaantayin din po natin yung maluto yung ano, papayas or papaya. Yun na po yun. Yun na. Ganun pala kasimple yung tinola ko. One question. She has a question. Is the ginger that you used to? Yeah. This is ginger. It's weird and mushy. Well, it's already cut, so. Okay, bye-bye. Let's go back. Tinola, you're breaking my heart, 'cause you're so miserable. Tinola. As usual, I'm tasting. I like the soup. Before, we would usually really cook tinola most of the time because we have plenty of chickens, native chickens. But nowadays, we don't anymore we don't have the chickens. So we just, for convenience purposes, we just use the chicken that's being sold in the wet market. That's okay. But if you want a really authentic taste, you use the native chicken. Tapos, ano pa ba? Lutuin mo po siya sa kahoy. Yun po. Sa kahoy. Bigla ako na pa-English doon. Tagalog yung cooking video ko. Cooking vlog ko dapat Tagalog. Naging English. Ay, nako. Yung pamangkin ko kasi English, Shara. Lang. Tinikim ulit ako. Tapos, ang gagawin niyo po, kung para masarap po talaga siya, pagkakain na po kayo, hiwa po kayo ng sili sa, ano, sa kahit anong lalagyan, lagyan niyo po ng patis, tsaka calamansi. Yun po. Yun po ang bagay. Pero kung sa inyo po, pwede naman po yung imbis na patis, pwede yung toyo. Depende po yan. Alam niyo po ba? Kailangan nyo maging parang flexible kung anong available na ingredients. Yun, pwede yun. Pero hindi po masarap ang tinola nang wala itong dahon ng sili. Ito pa nakakapagpasarap sa kanya. Yung dahon ng sili. So, matagal lang po talaga yung pagpapakulo. Pero ang kagandahan po nito kasi yung chicken, madali po siyang lumambot. Kaya madali po yung cooking time natin. Pagdating po sa pagluluto, may, halimbawa, itong tinola, kung wala kayong manok, pwede nyo naman pong lagyan ng karne na lang. Pwede naman po yun. Depende po yung sa panlasa nyo, kung, at saka sa budget nyo rin, kung yun ang available na ingredients nyo, why not use it? Paras din po yun, yung sinasabi ko po sa inyo sa sinigang. May variation yan po nung sinigang is pwede yung palitan yung pork ng pwedeng baboy, ay, tingnan mo na yan, pwedeng beef, tsaka pwedeng chicken, pwedeng, ano, shrimp, yun po, papalitan nyo yun. Halimbawa naman sa gulay, pwede nyong lagyan ng, ilagay kangkong, radish, pwede nyong lagyan ng okra, pwede rin lagyan ng beans, pero masyado na po kayo social nun. Depende na po yun sa inyo, pero ang sinasabi ko lang po is, pwede kayo mag-adjust ng kahit anong, pwede nyo rin po lagyan ng pechay yun. Sinigang sa pechay. Pwede yun. Swak po yun. Sa katagalan nyo po kasi magluluto, halimbawa nagluluto kayo ng sinigang, hindi naman lagi po yung ingredients yung pork lang. Siyempre, kayo na, nagsawa na rin po kayo sa pork, pero gusto yung sinigang. Kaya, mag-isip kayo ng other ingredients, bago gusto nyo ng manok, yun po ilalagay nyo. Yun lang naman po. Tapos sa sinigang, pwede rin nyo po lagyan ng ano, dahon ng sibuyas. Yun. Diba? Kasi nag-aantay lang tayo, so binibigyan ko na kayo ng mga
ginagawa ko para hindi na ako gagawa ng specific na like shrimp sinigang, chicken sinigang. Meron na po siya, parang yung sinigang video ko po, yun na po yung process po nun, pares lang naman po. Magkakaiba lang po yun sa ingredients. Diba? Yan. Tapos, pwede nyo na po ilagay itong daw ng chili. Okay lang po kahit hindi, ano, lutong-luto to para manood talaga yung lasa ng daw ng chili. Ang suggestion ko po, maganda nito. Damihan nyo talaga kasing punong-puno dyan. Masarap po siya pag sobrang dami ng daw ng sili. Kaso nga lang, dahil wala naman po kaming tanim na sili, mayroon po mangwa ng dahon. Kaya binibili lang po namin to sa wet market. Eh, magkano isa nito? 10 pesos din ata. Eh, kung magtanim kayo, at least may makukuha kayo. Tanim kayo ng mga ilang pananim, meron na kayong makukunan ng dahon. Wait lang po ha, tikim na ako. Oh my. Plain and simple. Sarap. Wait lang po ha. Mag-enjoy ako sa paghigo. Wait lang po. Antayin nyo ng kumulo. Maluto yung mga sa ingredients. Tapos na po kayo. Kung nagugustuhan niyo po yung mga recipe ko, kasi medyo alam ko po, bland po tong recipe ko tong eh. Kasi wala po siya. Wala po siyang kalasa-lasa. Joke lang. Meron. I mean, sinasabi ko lang is, wala siyang pampalasa yung mga kagaya sa mall. Alam niyo po ba yun? Eto, kaya ko itong umigop nito hanggang magdamag kasi para lang siyang tubig na may lasa. Oh, yan. Okay na po siya. Tapos na po. Pwede nyo na po i-stop yung video, pero ako, syempre, magluluto pa ako. Oh, somebody's here. I've been chasing him for 1 hour. Mga makukulit kong pamangkin. Okay lang makulit. Matigas ko po yung tapas. Dapat pala, inagay ko siya mga kani-kanina yung pag... Habang dinagasan ko, linagay ko na. Para sabay na po siya pa sa pagkulo. Pero para sigurado po, mas maganda na maluto muna yung manok bago yung mga other ingredients. Kasi minsan, akala natin malambot na yung halimbawa itong manok. Yun pala, hindi pa. Kaya naglagay na tayo yung itong papaya, yung mga ingredients na magulay. Wala, para siyang sagi na po. Baga, yung parang pag kinain mo, parang ang lambot-lambot na. Hindi naman po yun maganda. Oh, yan po. Kung sa ano po talaga, ito, tumagal tayo ng mga, siguro magtatagal itong mga 21 minutes. Pero in real time, kung talagang inano natin yun, sinabay na natin itong kapayas or papaya, pagpapakulo dito, medyo malalasan po natin, pero a couple of minutes lang naman po. Diba? Okay na yun. At least, meron tayong parang yung ang video natin ngayon, parang tumatagal na siya ng mga 20 minutes. Yan na. Wala pa po yung preparation na. Pero overall po, pag kahit kasama na po yung preparation, less than 1 hour po yung pagluluto natin. Kasi ang ginagawa namin, pagkagaling namin sa office, uwi kami, gadaan kami ng wet market, mamimili kami ng lulutuin, at babalatan ko na lahat, yung mga ingredients, ipiprepare ko na. And sa chapsuy video ko po, pinakita ko na kung paano po yung ano, mga procedure, yung pag, gano'ng katagal po yung pag-preparation.
So, kagaya rin po noon, parang lahat ng pagluto, ganun lang po. Kasi magbabalat ka, maghugas ka, yan, magchachap ka po. Diba, isasegregate mo lahat ng mga ingredients. Di pwedeng lahat po ilagay nyo sa isang setting kasi hindi na yun masarap. Parang na yung naghalo-halo, hindi mo na maayos. Okay po. Ayan. Antayin natin mag... Ano itong video? May gusto bang sabihin itong mga pamangkin kong nanonood sa akin? May gusto kayong sabihin? Yan po. Balik po tayo sa pag-video natin. Yan. Matagal po yung itong papaya talaga po maluto. Pero ang kagandahan po nito, habang niluluto natin yung papaya, itong dahon po, diba? Mas lalo po siyang nag-anong tawag ba doon? Parang humalo talaga sa sabaw. Kaya pag, ano mo, itong papaya pa lang to, tapos itong sabaw, masarap na agad siya. Pwede na siya po pang ulam kahit wala na yung itong manok mismo. Kung nagtitipid po kayo, pwede ang sabaw, ulam na. Yan. Gusto nyo pong malasang malasa, wasbosan nyo po yung tubig. Ito kasi napadami-dami ko. Kasi marami naman po yung karne kong dinagay, oh. Dami-daming karne. Oh, yan. Pero kung konti lang po, kalati lang. Ito po kasi isang kilo, ay more than isang kilo to eh, kasi whole chicken po. Di kung lansayin nyo lang po, ano ba, half kilo, syempre, bawasan nyo rin po yung tubig. Okay po? Oh, yun lang po, oh. At least, nalalaman niyo po na yung ginawa ko kanina, dapat in advance ko nang ilagay yung papaya kasi matigas talaga siya. Wala, wait lang. Matigas na talaga. Waya! Yun. Malapit na to. Yan. Yan po. Sa pagtinola po, grabe po, pag masabaw po, grabe po talaga ang tikim ko sa mga sabaw. Sarap kasi umigot ng sabaw eh. So, yun na po. Tapos na po tayo. So, antayin ko na lang. Di ko na kayo papanoorin ng finale. Ganyan lang naman po. So, thanks for watching. Like, comment, subscribe. Bahala na po kayo. Alam ko naman kung manonood kayo till the last. Comment kung napanood nyo till last. Thank you. See you on my next video. Stay tuned. Bye-bye.